pinakamaliit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang nagahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kaliliyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkatahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Bulugugan niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susugo niya ang marami anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong mathalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatawin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan, ang salita ng Diyos. Thank you.
Be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Alleluia, alleluia. Glory to God, glory to Christ Jesus. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa mga sandaling ito, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat ng mga pinaghihinaan ay inyong palakasin. Ang lahat ng mga may sakit ay inyong ganap na pagalingin.
at ang lahat ng aming mga pangangailangan ay inyong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang mensaheng nagpapagaling na iahatid ng aming punong lingkod upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Malakas na malakas ang ating Panginoon. Ang kapayapaan ay sumain niyo. Brothers and sisters, our healing message for this afternoon is based on the letter of St. Paul to the Romans, chapter 4, verses 1 to 25. What then shall we say that Abraham, our forefather, discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God.
what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now, when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. However, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. David says the same thing when he speaks of the blessedness of the man to whom God credits righteousness apart from works. Blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before? It was not after, but before. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. And he is also the father of the circumcised, who not only are circumcised, but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. It was not through law that Abraham and his offspring received the promise that he would be the heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. For if those who live by law are heirs, faith has no value, and the promise is worthless. Because law brings wrath, and where there is no law, there is no transgression. Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who are of faith, of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. This is why it was credited to him as righteousness. The words, "it was credited to him," were written not for him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness. For us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead, he was delivered over to death for our sins and was raised to life for our
justification. Tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapot ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos, ay nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang pagpapala bang ito'y para sa mga tuli lamang? Hindi. Ito'y para rin sa mga hindi tuli. Sinasabi natin batay sa kasulatan na pinawalang sala si Abraham dahil sa kanyang pananalig. Kailan ito nangyari? Bago ba siya na tinuli o pagkatapos? Bago tinuli, hindi pagkatapos. Siya'y tinuli bilang tanda ng pinawalang sala na siya dahil sa pananalig niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng nananalig sa Diyos at sa gayon, sila'y pinawalang sala kahit hindi tuli. Gayun din naman, siya'y ama ng mga tuli. Hindi lamang dahil sa sila'y tuli, kundi dahil sa sila'y nananalig tulad ng ating ninunong Abraham bago siya tinuli. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos ang bumubuhay sa mga patay at lumika sa lahat ng bagay. Bagamat walang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-iisandaang taon na siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sara ay baog. Gayunman, hindi lang hina ang kanyang pananalig, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay
sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Mga kapatid, ang salita ng Diyos around the world. Around the world I've searched for you. I've traveled on when hope was gone to keep in a run. I knew somewhere, sometime, somehow, you'd look at me and I would see the smiling, smiling now. It might have been in County Down or in New York, in Cape Verde, or even London town. No more will I go all around the world, for I have found my world in you. It might have been in County Down or in New York, in Cape Verde, or even London town. No more will I go all around the world, for I have found my world. Purihin ang Panginoon. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, kalingawa, at matupa! Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y mayaman at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God natin pag-ibig ko'y
mataman matanda. Mataman matanda, laing ay magkaiba. Pag narinig ka na niya salita, sasabihin mo ibang ibang kasaya. Happy and prosperous talaga! Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Ako'y mayaman at matalino mag-reka. Ako'y maraka at matuwid na. Thank God natin pag-ibig ko sa El Shaddai. Pag-ay El Shaddai sa kanya natin. Anong mangyayari? Prosperous talaga! Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y malaga at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y maraga at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marahal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, mag-inawa, at matupad! Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, taas ang inyong mga prayer request. At lahat ng inyong mahawakan ng inyong mga kamay. And let's give Him thanks with a grateful heart. Jesus Christ is our faith.
Manalangin tayo. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa pag-asang kami ay inyong pinagaling. Sa pag-asang may kapangyarihang magbigay ng buhay sa mga patay. Salamat sa lahat ng bagay na bigay mo sa amin araw-araw. Salamat sa buhay, sa kalakasan, at sa lahat ng aming kailangan araw-araw na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Bagamat kami madalas magkulang at magkasala. Sa ngayong gabi, pupurihin ka namin at dadakilain sa inyong mga salita. Amen? Amen. Purihin natin Panginoon, purihin ang Diyos. Now, our text message for today is about hope, power. Hope is power. Ang pag-asa ay may taglay na kapangyarihan. Tatandaan nyo, bago dumating sa atin ang pananalig at pag-ibig sa Diyos, pag-asa muna. Iyan ang ibinibigay ng mga salita ng Diyos na patuloy nating inihayag sa himpilang ito ng mabuting balita. Kapag iyan ang ating naririnig bawat sandali, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Romans chapter 4, verse 18 to 21 says, "Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised." Iyan, wala nang kapag-asa si Abraham na magkaanak, subalit naninigan siya at umasa siya na matutupad ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ako'y nananalig at nanampalataya na matutupad din ang pangako ng Diyos sa atin ngayong gabi. Sa susunod na Sabado, sa dating Sabado, malaya na tayo muling magsasama-samang manindigan at magpuri sa Panginoon. Now, let's meditate on the word hope. The second letter of hope is ano? Letter O. O stands for open your heart to the word of God. Revelation chapter 3 verses 19 to 20 says, "Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me." Matagal lang kumakatok ang Panginoon, nanawagan sa atin, buksan ang ating mga puso upang makita natin ang pag-ibig ng Diyos at pananalig sa Diyos. Diyan nagsisimula ang pag-ibig at pananalig sa Diyos. Sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Listen to this song. Maalala mo kaya.
Purihin, purihin ang Panginoon. May tanong, bakit hindi buksan ng Diyos ang puso natin? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang susi ay nasa atin. Kumakatok lang siya. Iba't ibang paraan ang pagkatok sa atin ng Panginoon para buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Kagaya ng COVID-19, ito'y simpamaraan ng Diyos na ang taong nakakalimot sa Kanya ay manumbalik sa Kanya, sapagkat lalo na ngayon may travel ban. So we cannot go around the world looking for our lost hope. Ilagak natin ang ating pag-asa sa Diyos. Hindi tayo magkakamali. Kaya sabi ni San Pablo, sabihin mo sa mga yayaman, huwag silang umasa sa kanilang kayamanan. Sabihin mo sa may magkatungkulan, huwag silang umasa sa kanilang kapangyarihan. Sapagkat ang lahat niya ay maglalaho. Umasa sila sa Diyos. Pagbigyan nila ang Diyos sa kanilang puso at ang kanyang salita, tiyak yun. Magkakaroon tayo
ng kalayaan sa lahat ng ori ng karamdaman at suliranin sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, hope is power. If we open our hearts to that power, what is that power? The Word of God. Ang salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na maganda at mabuti. Iyan ang ating pagbigyan sa ating mga puso. Sa darating na Sabado, huwag kayong mawawala sapagkat may magandang mensahe ang Panginoon at ito'y patutunayan sa atin na wala nang kagat o binino ang COVID-19 sa lahat ng taong may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Now, what is the second letter O? I'm sharing with you what is the power of hope. Paano kikilos sa atin ang kapangyarihan ng pag-asa? The second letter of hope is O. The first O stands for open your hearts to the Word of God and to Jesus. The second O is our response. What must be our response to this offer of God to be with us? Romans 12:1 says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and power of worship. Ito ang ating kapangyarihan, ang response natin sa alok ng Diyos na buksan ang ating puso. Listen to the song. Already yours, all we possess.
Purihin, purihin ang Panginoon. First and foremost, we should offer our life to God. I-align natin una sa lahat, higit sa lahat, ang ating buhay, ang ating katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Sa gayon, hindi tayo matatakot anuman ang mangyayari sa ating paligid sapagkat tahanan tayo at kasama natin lagi ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. The third O of hope that makes miracles happen stands for obedience. Genesis chapter 22 verses 15 to 18, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Now, dahil sa pananalig sa Diyos, ang pananalig na ito ay pinatunayan ng amang ang Abraham sa pamagitan ng pagsunod, ng hingin ng Diyos na ialay niya ang kanyang nag-iisang anak na Isaac bilang handog na susunugin. Pero mo yan, ibig sabihin, pag sinunog ay papatayin. Subalit, ayon sa Hebrews 11:17-19, by faith, when God tested him, Abraham offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead. And so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. So anong ginawa ni Abraham? Abraham daily walk with faith in his heart. Listen to this song. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the faith in your heart, the world is yours to own. You never will grieve if in faith you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come true. He will lighten your load as you travel life's road. So walk with faith in your heart whenever you have. Just reach out for his hands. Keep up.
constant guide and quick to understand. You will find happiness if you let him be your friend, and you'll find your success, it's just around the bend. He won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for his hand. Keep by your side your constant guide and quick to understand. You will find happiness if you let him be your friend, and you'll find your success, it's just around the bend. He won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Purihin, purihin ang Panginoon. For us of hope, that makes miracles happen. First of all, open your hearts to the Word of God and to Jesus. Second of all, offer yourselves, your bodies, as a living sacrifice for God, being the temple of the Holy Spirit. The third of all is obey the Word of God, para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos, sundin natin ang lahat na sinasabi ng Diyos. Iyan ang susi ng kapangyarihan ng pag-asa. Pagkatapos niyan, what is the fourth O of the letter hope? Letter O. Sino makakahula? Pag nahulaan nyo, may ekstrang biyaya kayo ngayong araw. Natatandaan nyo yung isang inaalihan ng demonyo na nakatira na sa libingan. Wala nang lumalapit sa kanya sapagkat iniiwasan siya. Sinusagatan niya ang kanyang sarili. Subalit nang masumpungan niya at tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, nagbago ang kanyang buhay. Nagiging malinis siya at dating kinatatakutan ng iba, hindi na ngayon sapagkat yung mga demonyo sa kanyang katawan lumipat sa mga baboy. Kaya ipinagbabawal na kainin ang baboy sapagkat nandiyan ang mga demonyo na pinagbubuhatan ng maraming sakit. Sorry po sa mga magbababoy. Subalit ityan po ang katotohanan. So anong sinabi ng mama sa Panginoon? Sasama na ako sa iyo. Ang sabi ng mamang ito na pinagaling ng Panginoon. Ang unang reaksyon ng tao na pinagagaling at pinagpapala ng Diyos ay sumama sa Diyos. Subalit, anong utos niya sa kanya? According to Matthew, Mark chapter 5, verse 20, so the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done to him. In other words, tumanggap ka ng maraming biyaya sa Diyos, magpatotoo ka.
tell others about the goodness of God. Share your blessings to God, to other people. The fourth O stands for other people. Ibang tao, bahaginan mo. Kaya pinagpapala ka ng hustong takal, siksik, laglag at umaapaw parang ibahagi mo sa ibang tao. Amen ba? So, naghahanap ang Panginoon ng mga taong magkukwento sa ibang tao na hindi pakilala ang Diyos ng kanilang mga naranasan. Kaya anong sagot natin? Lord, here I am. Purihin, purihin ang Panginoon. Iyan, ang mga taga-El Shaddai, iniiwan lahat ang kanilang mga suliranin sa buhay upang tumugon sa panawagan ng Diyos. Ang mensahe ito ay panawagan para tayo ay maging tagapagbalita ng magandang balita na nagbibigay buhay. Balitang nagbibigay kalakasan sa mga pinanghinaan. Balitang nagpapagaling sa anumang karamdaman. Yan ang mabuting balita sa himpilang ito ng mabuting balita. DWXI. And by the way, ang lahat ng mensahe nating gawain dito sa Amber City ay napapanood at naririnig sa bawat sulok na indiigdig sa pamagitan ng YouTube channel Delta Broadcasting System at sa Facebook Delta Broadcasting System. Mapapanood nyo ang lahat ng password dyan kung anumang ang inyong ginagawa kapag kayo nalulungkot, natatakot, pakinggan nyo ang mabuting balita. Mawawala ang takot sa inyong buhay at ang buhay na ganap at kasiyasya ay inyong mararanasan.
Iyan ang ating pag-asa. That is our hope in God. The God who calls the things that are not as if though they are there. Ang Diyos na tumatawag sa mga bagay na hindi nakikita na parang nireyan ay kasama natin. Kaya kung ano man ang ating isipin at tawagin, tiyak darating sa atin. Dalawang bagay yan. Pag tinawag nyo ang COVID, darating sa inyong COVID. Pag tinawag nyo ang Panginoong Hesus, lahat na pagpapala ay kanyang ibubuhos. Amen ba? Purihin natin Panginoon, purihin ng Diyos. Okay. Saan kayo manaroon, nanonood sa YouTube, sa Facebook, itatapong ko sa inyo ang kapangyarihan ng pag-asa. Ito ang sisigaw nyo. Hope is power. Hope is power. Ulitin nyo. Hope is power. Hope is power. Hope is power. Hope is power. Thank you. God bless you. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukati ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ang kasulat mo.